mabuti pa kumuha ng yelo. Sige pa, kuha ko. Sarap, di ba? Dad! Bakit? Ikaw lang ba pwede maghanap ng iba? Kasi naniniwalaan mo pa sila kaysa sa akin? Ganun ba kadali na namalasan yung utak mo sa mga kasinungalingan nila? Nila, puro ka drama. Nangasaya kami dito eh. Paano mo ito nagagawa sa sarili mong ama, ha? Ayaw niyo ba siya maging masaya? Tiniis ko lahat ng hirap! Sumang pa mga madrasa sa inyo! Madalas nating marinig na pagdating daw sa pag-ibig, age does not matter. Pero paano kung ang babae ay 18 years old pa lamang at siya'y umibig sa isang 50-year-old man? At ang mas malala, mas matanda pa sa kanya ang mga anak ng lalaki sa una nitong asawa. Napakahirap na sitwasyon ito para sa isang inosenteng babae. Paano kaya niya haharapin ang pangingialam ng naunang misis at ang pangaapi din ng mga anak nito? Yan ang dapat ninyong pakaabangan dito sa aming episode na pinamagatang Batang Madrasta. Ayup ka! Kaya ka pala hindi nagre-reply sa akin? Para may ibang babae ka na! Akala ko break na kayo! Lela, pwede ba huwag kang mag-eskandalo dito? Nakakaya! Ako pa kayo nag-eskandalo dito? Eh kayo nga itong naglalandian na kahit may girlfriend ka ng tao? Bakit? Magsusumbo ka ba sa tatay mong kriminal, ha? Hindi kriminal ang daddy ko! Na-frame up lang siya at pwede ba? Huwag naman ko siya itadamay dito! Eh kaya nga ayaw na sa'yo ni Ruel eh! Pati na ng mga kaibigan mo! Kasi ang toxic mo! Ayop ka! Tama na! Tigilan yan! Tigilan yan! Tama na! Tama na, Layla! Di na kita mahal, okay? Ruel, pinagkatiwala na minahal kita. Akala ko naiintindihan mo ko. Pero hindi ko alam na kaya mo kong sakta na ganito. Tama na. Tara na, babe. Layla, nak. Oh, bakit ngayon ka? Lasing ka. Ano ka ba? Pumapasok ka pa ba? Paitsura mo. Mayet. Ako naman puro barkada na lang inaatupag mo, nak, ha? Ano pa naman yun? Baka hindi pa kumakain yung anak mo. Pakainin mo muna si Layla. Pwede po ba? Huwag niyo ako pakialaman! Hindi niyo ako anak! Kayo naman ba? Hindi mo man lang inantay makalaya si daddy? Pinagpalit mo na agad siya? Simula na dumating ang lalaking yan, hindi na si daddy nakalimutan mo. Pati ako! Hindi totoo yan, anak. Anak, mahal na mahal kita. Anak. Pero simula nang umalis ang daddy mo, simula nang mawala siya sa buhay natin, parang pinagtutulakan mo na akong lumayo eh. Dahil sa kanya! Dahil sa titulito mo. Ang titulito mo na walang ibang ginawa kundi pagsilbihan ka, intindihin ka, mahalin ka. Na, ang daddy mo, babaero na. Manluloko! Hindi totoo yan! Totoo! Kahit nasa kulungan na siya, nagagawa pa rin niya akong lokohin. Kaya hindi mo ako masisisi kung pinili ko na lang na talikuran siya. Pero ikaw na. Nak, ikaw. Hindi kita kayang talikuran na. Hindi kita tatalikuran na. Kasi, nanay mo ako eh. Tandaan mo yan na. Tandaan mo yan. Na
Leila, ilang taong ka nung makulong ang tatay mo? 5 taon pa lang po ako nung ma-set up po yung papa ko. Nahirapan ka ba lumaki nang walang ama? Opo, parang yung feeling ko po kasi parang may kulang sa akin. And every time na nakikita ko po yung ibang mga bata na mayroong papa, parang feeling ko naiinggit ako, ganyan. Eh, kamusta naman ang relasyon ninyo ng nanay mo? Noong una po, hindi po naging maayos. Kahit po mabait yung stepfather ko sa akin. Kasi po hindi ko po tanggap na parang may kapalit yung papa ko na. Layla, nagkaroon ka ng boyfriend, di ba? Paano ka niloko nung boyfriend mo yun? Paano ka naapektuhan nun, Layla? Parang lahat na po ng tingin ko sa lalaki, parang manluloko. Parang nagkaroon po ako ng trust issue. Hello? Hello? Ako nga pala si Dan. Pwede ba kitang makausap? Paano mo nakuha number ko? Sila ba kita? Hindi. Tinay po lang naman yung number na to pagkatapos ikaw ang natawagan ko. Random number lang pala. Ako ba pinagloloko mo? Pwede ba kayong mga lalaki tigil-tigilin yung mga panloloko nyo? Pare-pareho lang kayo! Teka muna. Grabe ka naman magsalita, oh. Grabe naman yung mga paratang mo, eh. Sige, para patunayan ko sa'yo na hindi ako nagsisinungaling, aaminin ko sa'yo. Hiwalay ako sa asawa, may 2 akong anak, at 52 na ako. Nakakaloko naman pala kayo, Manong. For your information po, 18 years old lang po ang kausap niyo. Papasapa tayong mag-ama. Kaya po, di ba, huwag ka nang tatawag sa akin at maghanap ka ng kaedad mong jojowain. Kausap lang naman ang hinahanap ko eh. Hindi naman girlfriend. Anong toxic? Wrong scent! Para hindi ka ipagpalit, piliin mo lang yung mga taong pinipili ka. Life is short. Hindi naman jowa ang hinahanap ko eh.
Malay mo ba kung parehas lang tayo na kausap lang din ang hinahanap? Bakit di niyo po kausapin yung mga anak niyo po? Sungit talaga nito. Alam mo kasi, magmula nung umalis yung mama nila, naging malamig na sa akin yung mga anak ko. Kaya, ang nangyari, para tuloy hindi lang asawa ang nawala sa akin. Parang pati na rin yung mga anak ko. Siguro, kasalanan niyo po kaya sila iniwan ng mama nila. Baka ng babae ka po. Hindi ah. Ang bihira ka naman. Grabe ka naman. Alam mo, siguro ikaw nagkataon yung mga lalaking nakikilala mo. Ganyan siguro mga ugali nila. Kaya nag-iisip ka ng ganyan, pero ako hindi. Alam mo, ginawa ko na halos lahat. Lahat-lahat. Wala na nga masasabi yung asawa ko, pero wala eh. Ganun talaga ang buhay. Siguro, baka hindi lang din talaga ako sapat para sa kanya. Ba't kayo mga ganun tao, no? Yung hindi makontento. Eh, mami ko nga nag-asawa agad na makulong si daddy. Alam mo kasi, miss, parang gera lang yan. Di ba sa gera, hindi nawawalan ng casualty? Ganun din sa pagmamahal, di ba? Nagkakaroon din ng merong nagtatagumpay, merong casualty, di ba? Oh, kita mo nga yung sa atin, di ba? Sino bang mag-aakala? Sa dinami-dami, di ba? Pag-dial ko, ikaw pa ang natsyempuhan ko. Ay, di sa ngayon. Hindi lang ako ngayon ang malungkot, di ba? Pati ikaw, malungkot ka na rin. So, ang nangyari, dalawa na tayong toxic. E di, mabuhay ang mga toxic! Mabuhay! Oh, huwag mong pigilin ha, natatawa ka. Naririnig ko yan. Di po ah. Ikaw talaga. Ayaw pang aminin, pero alam mo miss, maswerte ka nga eh, nandyan pa yung mga magulang mo. Kaya dapat, samantalahin mo yung pagkakataon na kasama mo pa sila, di ba? Nga pala, Leila po ang pangalan ko. Ako nga pala si Dan. Pero sana sa susunod, huwag mo na naman akong pinupo o kaya hinuho. Hindi pa naman ako ganun katanda eh. Saka alam mo, Miss Leila, hindi pa naman ako uugod-ugod. Lalo na sa personal. Kaya alam mo, sana magtiwala ka na para pwede ka na makipagkita sa akin. Ano natin? Siguro kung lolo ka na. Ha? Nakilala ni Leila si Dan noong mga panahong niloko siya ng ex-boyfriend niya at nangulila siya sa kanyang ama na nakakulong. Mga sandaling pakiramdam niya, wala nang nagmamahal sa kanya. At sa loob ng maikling panahon na iyon, naging sandalan at karamay nila ang isa't isa. At naging gabay ni Leila si Dan para muling harapin ang kanyang pag-aaral. Bilisan nyo na dyan. Baka mamaya mahuli pa kayo. Dahil sa halos araw-araw nilang pag-uusap sa telepono at sa pakikinig ni Dan sa kanyang mga pinagdadaanan, hindi namamalaya ni Leila na unti-unti nang nahulog ang loob niya sa isang lalaking malayo ang agwat ng edad sa kanya. Oh, natameme ka dyan. Maganda ba? Ang ganda-ganda mo, Leila. Bagay na bagay sa iyo nakatoga. Ah, pwede ba akong mag-request? Pwede ba sa una nating pagkikita, katoga ka rin? Nakuloko ka talaga. Kaya alam mo, proud lang ako sa'yo kasi nag-graduate ka na eh. Sus, alam mong drama mo, eh, hindi ko naman magagawa ito kung di dahil sa'yo eh. Weh. Ngayon, sino nagda-drama? Sige na, sige na.
Baka mamaya eh, mahuli pa kayo. Baka mamaya tinatawag ka na sa stage. Sige, sige. Bye. I love you. Anong sabi mo? Love mo rin ako. I love you too. Mahal kita. Mahal kita, Dan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, hindi na napigilan ni Layla na tuluyan ang sagutin si Dan. Pero hindi ito naging madali tuwing nakikita silang magkasama ng ibang tao. Asan ka na ba? Oo, andito na ako. Nandito na rin ako. Nasaan ka ba? Hal! Hal! Mukhang magtatay na, di ba? Wala, tapos titignan pa tayo ng masama eh. Ano naman ba? Oo nga. Di na nahiya. Wala na silang intindihin. Naiinggit lang yung mga yan. Hindi alam yung kwento natin. Handa akong marinig ang mga pumuos ka ng mga tao, mahal. Nung minahal kita, alam kong marami masasabi ang iba. Pero hindi ako natatakot. Dahil mahal, mahal kita. Katangian naman niya na nakita mo na nahulog ka sa kanya. Mabait po kasi siya, tsaka po siya po yung nagpursige sa akin. Natapusin po yung pag-aaral ko ng high school ako. Nanumbalik yung pagkatiwala ko sa mga lalaki. Pinakilala mo ba siya sa mama mo, tsaka doon sa stepfather mo? Ano naging reaction nila nung nakita nila si Dan? Layla naman! 32 years ang agwat ng edad ninyo! Ang dami-dami namang ibang lalaki dyan. Bakit naman yun pa? Lulukohin ka lang yan. Pero mabuting tao si Dan. At mahal ko siya. Hindi. Hiwalayan mo ang lalaking yan. Mabuntis ako. Mabuntis ka? Tanga-tanga mo! Ano? Itatapon mo na lang lahat para sa lalaking yon? Bakit? Sa tingin mo ba pananagutan niya yung batang yan? Gagamitin ka lang niya eh. Tapos ano? Ipagpapalit ka lang yan sa iba. Tapos iiwanan ka rin niya. Gusto mo ba yun? Ipapalaglag mo yung bata? Sisirahan ka na ba ng ulo? Bakit? Alam mo ba kung para lumaki ng walang ama? Kasi ako, alam ko... Kaya sabi mo mawawalan siya ng ama? Hindi ba yun ang gagawin mo? Tatakbuhan mo ako at iiwanan? Bakit ko namang gagawin yun?
mahal kita. Paninindigan ko ang bata. Kaya hindi kita kayang iwanan. Lalo pa ngayon na magkakaroon na tayo ng baby. Nagdesisyon silang dalawa na magsama na sa iisang bubong. Hindi naasahan ni Lila na dito niya pala haharapin ang mas matinding komplikasyon ng kanilang relasyon. Ako manginigas. Magalang. Ben! Arlene! Lia, pasok ka. Kamaya. Si Layla, girlfriend ko. Uwa. Uy, tama-tama, gutom na kami. Teka lang. Mama. Ano ka ba naman, Ben? Matagal na kami hiwalay ng mama ninyo. May kanya-kanya na kaming buhay. Isa pa, magkakaroon na kayo ng bagong kapatid. Siya na ang bagong may bahay ko, so sana respetuhin niyo siya. Respetuhin pa? Mas matanda pa kami dyan. Ano ka ba pa? Hindi mo lang talaga inisip ko ang nakasabihin ng ibang tao sa atin, ha? Nagdala ka pa ng batang madrasta. Tanda-tanda mo na, hindi ka pa nag-iisip. Pasensya mo na sila. Buti pa, kumain ka na. Basta magmula ngayon, turing mo na rin tong parang bahay mo na rin. Alam ni Lila na hindi magiging madali ang bagong papel niya sa pamamahay na iyon. Pero sinikap niyang makisama. Pinilit niyang mapalapit at makagaanan ng loob ang mga anak ni Dan. Hanggang sa... Si Papa. Maaga umalis, may aayusin doon ng mga electric fan. Kaya na. May nagluto kita ng favorite mo. Ang ginagawa mo? Nagpapakananay? Hindi ka ba naalibadbaran? Ayaw mo ba nung pansit? Pwede kitang pagluto ng iba. Ano gusto mong merienda? Ben, nakita mo yung puting t-shirt ko? Hindi. Arlene, nilaban ko kanina, nakasampay na ngayon. Sino may sabi sa'yo yung pakialam mo yung gamit ko? Huwag kang epal, ha? Pati ayaw na ayaw kong pinapakilaman yung gamit ko kasi hindi namin kailangan nakasama dito. Matlong! Ano to? Bakit ito nandito? Kahit kailan, hindi ka magiging parte ng pamilya to. Layla? Mami, anong ginagawa niyo po dito? Anong ginagawa mo?
May bahay ka ba dito o katulong? Ay, halos kabuanan mo na eh. Bakit ginagawa mo pa rin to? Anak, umuwi ka na. Halika na, sumama ka na sa akin. Hindi po pwede. Ito ano po buhay ko. At kailangan po ako ni Tan. Kailangan? Kailangan kanya para alilain, para sa pamilya niya. Ma, natural, kailangan ko makisama. Nanay na rin ako ng mga anak ni Dan. Naririnig mo ba sinasabi mo? Leila, magiging nanay ka na. Magkakaanak ka na. Ay baka naman unahin mo pa sila kaysa sa magiging anak mo. Hindi. Pagkapanganak mo, sa akin na munang bata. Sige, magpakamadrasta ka kung gusto mo. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na pati apo ko. Maagrabyado ng dahil sa buhay na pinili mo. Baka naman kasi anak. Baka naman. Nung nanganak ka na, inuwi na yung bata sa bahay nila Dan. Nagbago ba ang turing sa'yo ng mga anak ni Dan? Yung nanganak po ako, napagdesisyonan po namin ni Dan na iuwi ko muna po yung bata dito sa mama ko po. Sinakripisyo ko muna po kasi yung anak ko para po sa ano namin eh. Para maayos po yung relasyon namin ng mga anak niya. Happy birthday, Ben! Ano ba yelo na itong iinumin natin? Ano naman yelo na dyan? Oo, ano naman doon sa katulong nung sexy. Oo nga. Sige na. Leila, pang yelo dito. Ano naman naman ito eh. Ayos na, ayos na. Kapalaman nyo na yun ito. Grabe. Diba? Si Leila. Patagal po. Patulong sa mga yelo. Sagot lang yan, oh. Ayan, ayan na! Matutuloy na yung inuman! Malagay na. Yan, nalaman. Lagay niyo kay yelo, ah. Ikaw naman. Masyado kong magugulatin. Ngayon, alam ko na kung bakit patay na patay sa'yo si Papa. Ben, ano ba? Lasing ka na. Ba? Gusto mo ba? Igawan kita. Ano ba pinagsasabi mo? Mahal ko ang papa mo. Sa pagay naman tayo doon. Ba? Ben! Jan! Kaya mo ba? Mahal, andyan na pala kayo. Ipapaghanda ko lang kayo ng pagkain. Hindi na ako kakain. Mahal, may problema ba? Hoy! Malang di babae! Yeah, tignan mo na. Anong ginagawa mo dito? Yang magaling mong kinakasama, balak pa kayong tuhugi mag-ama! Tignan mo na. Anong sinasabi mo? Tawang mo ako. Mahanga ka pa, ha? Eh, pati na itong anak ko nilalang di mo eh! Malang di ka, ha? Ayup ka. Halika dito! Halika! Ano ba to? Maniwala ka naman sa akin. Hindi totoo yung binibintang nila. Hindi ko yung magagawa sa'yo.
Sinungaling ka, eh panay nga yung kandong mo kay Ben eh. Siguro kung wala kami dito ni Papa kung ano-anong himala ginagawa mo, eh dinatauhan ka ngayon. Nakahanap ka rin ng mas bata kay Papa. Mahal, naniwala ka naman sa akin mo. Simula noon, nawala ng tiwala at tuluyan nang lumayo ang loob ni Dan kay Layla. Hanggang sa... Cheers! Stella! Stella, hindi ka naman umiinom eh. Oh, hindi mo kaya yan. Siguro kasi hindi na malamig eh. Anak, mabuti pa kumuha ng yelo. Sige pa, kuha ko. Oh, sarap, di ba? Dan! Bakit? Ikaw lang ba pwede maghanap ng iba? Mas pinaniniwalaan mo pa sila kaysa sa akin? Ganun ba kadali na malason yung utak mo sa mga kasinungalingan nila? Layla, puro ka drama. Nagsasaya kami dito eh. Diba pa? Ganun tayo. Ano? Paano mo ito nagagawa sa sarili mong ama, ha? Ayaw niyo ba siya maging masaya? Alam mo, tinayos ko lahat ng hirap! Sumag pa baka madrasa sa inyo! Habang yung sarili kong anak, hindi ko man lang maalagaan! Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Ha? Ayusin ito eh, para mamaya. Ayos na ito. Mommy, sorry. Masaya ako na umuwi ka na. Makakasama mo na ang baby mo. Palagi umiiyak yung baby mo. Nahanap ka siguro. Sorry po sa lahat, Papa. Layla. Anong ginagawa mo dito? Layla, pwede ba tayo mag-usap? Malis ka na! Layla, alam ko na kung anong totoo. Pwede ba tayo magsimula ulit? Tayo ang anak natin. Layla, parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Malis ka na! Malis ka na! Layla, mahal kita. Malis ka na! Malis ka na! Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pilit na itinaboy ni Layla si Dan sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap nito. Lumipas na mga buwan na hindi sila nagkita at nagkausap. Hanggang sa nalaman niyang isinugod si Dan sa ospital dahil sa kidney failure. Dan! Dan! Ano nangyari? Ano nangyari? Dan! Ivan!
Umalis ka dun sa bahay ninyo ni Dan, ano? Ganong katagal bago ka bumalik sa kanya? Mga ilang buwan lang din po. Eh, may nangangahulugan na meron ka pang damdamin sa kanya. Opo, mahal ko pa rin po. Kumbaga, oo. Parang pinipis ko lang din po siya kasi nga po. Hindi ko parang sobrang nasaktan ako doon sa nangyari niya. Kasi alam niya naman pong may trust issue ko eh, sa ganun. Oo. Tapos ganun yung ginawa niya. Nagbago na ba ang pakikitungo sa'yo nung mga anak niya? Nung nakita naman nila na inaalagaan mo yung ama nila? Opo, naging mabait po sila sa akin nung time na yun. Ah, nagbago. Parang na-realize po nila na mali yung ginawa nila sa akin. Naila, alis muna kami ha. Hanap muna kami makukuha na ng dugo. Ay, sandali. Dagdag niyo na to. Lela, natuwa mo kami sa mga nagawa namin kalupitan sa'yo dati. Lela, sorry. Sorry sa mga nagawa namin. Hindi ko naman inisip na agawan sa pwesto yung mama mo eh. Pero sana maniwala kayo. Mahal. Mahal ko ang papa niyo. Ito yung dahilan kung bakit malabot pa rin si Papa. Kung bakit pinipilit niya pa rin mabuhay. I'm sorry. Salamat ha. Sobrang salamat, sorry. Na mahal. Dito na ako. Sorry. Tapos na yun, mahal. Ang importante magpagaling ka, ha? Ayoko marinig.
mga pamamahalan mo. Sige na. Baka mamaya eh, mahuli pa kayo. Baka mamaya tinatawag ka na sa stage. Sige, sige. Bye. I love you. Anong sabi mo? Love mo rin ako. I love you too. Mahal kita. Mahal kita, Dan. Ano sa tingin mo yung mga aral na mapupulot ng ating mga televiewers mula dyan sa kwento mo, yung ikinuwento mo sa amin ngayon? Maaaral po nila dito na hindi po maging madaling maging isang batang ano, nadrasta po kung totoosin. Pero po, wala naman po sa ano yan eh, sa edad yung pagiging ina. Kumbaga po, ano lang din po, matutunan mo dito yung kailangan malawak yung pag-uunawa mo. Tsaka pagmahal mo naman po kasi yung tao, parang lahat ng hiyak kakayanin po. At hanggang ngayon, ano, mahal mo pa rin si Dan? Opo, hanggang ngayon po. Mahirap naman po kasi magsimula ulit, lalo na malalim yung pinagsamahan niya. Oo. Kamusta anak mo ngayon? Nag-aaral na po siya. Ilan taon? 11 years old na po siya eh. Ah, 11 years old. Oo. Laila, maraming salamat ha. At sinare mo sa amin ang kwento ng buhay mo. Siyempre, magpakailanman, as always, we wish you all the best. Sabay po nalangin na ikaw ay makahanap ng isang magmamahal din sa iyo at mag-aalaga sa iyong anak. Maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat din po. Kung kayong dumaan sa naranasan ni Laila bilang isang batang madrasta, anong inyong gagawin para patunayan na mahal ninyo talaga ang isang lalaki na malaki ang agwat ng edad sa iyo? Paano mo paglalaban ang inyong relasyon gayong marami ang tumututol dito? Abay, para sa akin, napakahirap na sitwasyon ng ganitong relasyon dahil ang dalawang nilalang na magkalayo ang edad, eh syempre, natural lang na magkakaiba-ibang takbo ng pag-iisip at mga kinahihiligang bagay nila. Halimbawa na lang, sa musika, mga kanta ni Ray Valera at ni Rico Puno, yan ang hilig nung lalaking mas matanda. Pero yung babatang teenager, aba siyempre ang gusto niyan, mga K-pop at saka yung mga BTS. Ang mas may edad, ang iniisip kung saan at kailan siya magre-retiro. Samantala yung bata, nag-aaral pa yan o kaya ay busy sa paglalaro ng game sa computer. Pero kung malalagpasan nila ang kanilang pagkakaiba, kahit ano pa kalayo ang kanilang mga edad o estado sa buhay, natitiyak kong makakamit nila ang tamis ng tunay na pag-iibigan. Dahil ang mahalaga, walang sinasaktan o inaapakang tao at patuloy kayong nagmamahalan. Ngayon, bukas at magpakailanman.